Magandang umaga sa inyo lahat mga kaibigan. Nais kong i-share sa inyo itong aking tool na ginamit para linisin ang pagitan ng aking mga tanim na kalabasa. Itong dual use weeder plate blades, lawn mower grass eater trimmers. May head pa. Ayan, ito yung pinaglagyan, nakalagay diyan multifunctional herbicide. Mamatay ng damo pero sa pamamagitan ng parang grass cutter. Ayan, so tingnan natin kung ano magiging resulta nito sapagkat first time ko itong gagamitin. Merong dalawang blade. Ito, sinasabi nila yung blade na para sa paddy field. At saka, ito naman ay para daw sa dry land. So, simply, tatanggalin nyo lang yung blade ng grass cutter, din ipapalit nyo to. Meron naman siyang instruction sa likod ng pinaglagyan, ano, yung dalawang uri ng blades. Ito yung field na aking pagsusubukan ng instrument na yon at tingnan natin kung ano magiging resulta. At magbibigay ako ng aking opinion kung effective ba, efficient, applicable ba to sa ganitong klaseng field, ano ang advantages and disadvantages, at yung aking recommendation. Alright? Okay, let's go. Okay, dito tayo sa pagpupuna sa ating ginamit na instrumento sa paglilinis ng ating field sa pagitan ng mga kalabasa. Una, yung timing dito ay kapag nagsisimula pa lang na gumapang yung kalabasa, ay isagawa na natin yung weeding. Usually, yung ginagamit ng ibang mga farmers ay nag-i-spray ng herbicide dyan eh. So, kung halimbawa ayaw na natin gumamit ng chemicals, much better na mechanical na yung gagamitin natin. Para walang chemical residue na posibleng maka-apekto sa pananim. Kaya kinonsider ko itong bumili talaga nitong blade na to kaysa gumamit ng asarol. Yung ibang farmers, ang ginagamit nila ay mini tractor o yung hand tractor. Hand tractor, tiller, cultivator. Napakaganda ding gamitin yon sapagkat mabilis ang trabaho at siyempre makaka-minimize ka ng labor cost. Ito ay kung gusto nyo mag-cost cutting, gusto nyo makatipid, bumili kayo nitong blade na to at gamitin niyo sa field niyo. Pero alam niyo, para sa akin ito ay effective but inefficient sa malaking field. Diba? Kailangan naman proportion. You have to use machinery proportionate to the area of your field. In English ko na. Kung medyo maliit lang yung garden mo, gamitin yung ganito, walang problema, okay na okay. Mas mabilis siya kaysa sa mano-mano o kaya paggamit ng asarol. O kaya maiwasan yung paggamit ng chemicals or ng herbicide. Pero kung malaki ang field niyo, tulad ng aking tinaniman ng kalabasa, ito at tinamnan ko ng 250 grams na buto, ang ganitong klaseng instrumento ay masyado siyang maliit. Na kung na-expect na tapusin to yung pag-aalis ng damo in a day, kakailanganin mo ng ilang grass cutter at approximately mga dalawa katao. Pero kung isa lang yung worker mo at gagamitin yung ganitong pamamaraan ay hindi po siya mabilis, hindi efficient. Yan. So, yun ang aking observation. Kaya ang aking recommendation ay consider ninyo yung area ninyo sa paggagamitan ninyo ng inyong mga instrumento o ekipahe para ma-minimize ninyo yung labor cost. At the same time, syempre, kapag naghahabol ka ng paglago ng halaman, dapat mabilis talaga yung trabaho. At lalo na yung mga pabago-bagong sitwasyon ng panahon, biglang uulan, much better na gumamit kayo ng mas malaking makinarya o kaya mas maraming grass cutter na may ganitong klaseng blade at tao para matapos siya sa panahon na medyo maganda pa ang oras. Kasi hindi pwedeng gumamit ng ganitong machine sa panahon ng tag-ulan. Hindi pwede. Masisira yung ating grass cutter. Alright, so yan. Sana nakatulong ako sa inyo mga kaibigan. Hindi ito
eksperimento para lamang masabi sa inyo na bumili kayo ng blade na to. Ito lang ay isang pamamaraan na may demonstrate ko sa inyo at may recommend ako kung saan applicable yung ganitong klaseng machinery. Alright? Thank you very much. God bless you all. Bye-bye.